Welcome back to KKK by Jeng and Otep! Ayan, kasama ko po ngayon si Bulilit sa pagluluto ng ating recipe for today. Palibhas ay wala pa silang pasok. Ang Marikina po ay hanggang December 16 ang declared na walang pasok. Kaya po, hindi siya masyadong busy. Tapos, binawasan na nga yung kanyang game time. Hindi na siya nagigames, kaya nakikibonding time na lang siya sa pagluluto. Ang lulutuin po natin ngayon ay ang... Everlasting! O ano nga ba yung Everlasting? Everlasting ay Marikina style meatloaf na favorite ko! Wow! Talagang favorite niya po talaga ang Everlasting. Kasi si Otep kasi ay talagang ipinanganak na dito sa Marikina. Tapos baby pa lang siya, pinakakain ko na siya ng Everlasting. Kasi ano talaga yan eh, maraming nagtitinda niyan sa palengke. At masasarap naman talaga yung tinda nila na talagang parang pinipreserve nila yung authenticity ng lasa. Yung authentic din talaga yung lasa. Hindi nila pinipeke na sobrang maraming harina or kung ano-ano. Kasi talagang yung mga nagtitinda niyan, mga ano rin, mga taal na Marikenyo. Okay, anak-anak. Ilalatag na natin ang ating mga ingredients. Ang pagkarami-rami. Sabi niya, ano ba mami lulutuin mo at ang dami-dami mong ingredients? Sabi ko, surprise! Okay guys, ito na po ang ating mga ingredients. Ito na po ang ating mga ingredients. Siyempre po, ang bidang-bida ay ang ating isang kilong karne ng baboy na giniling. Ayan po, isang kilo po yan. Sunod po ay ang ating itlog. Anim na piraso na magsisilbing binder. Yan po, yan po ang sisilbing binder. Mamaya po ay babatihin po natin yan. Ang bating-bate. Sarap! Favorite ni Otep. Ito po ay ang ating bawang, limang ngipin na hiniwa ng maliliit. Katulad ng isang pirasong sibuyas na puti, hiniwa rin ng maliliit. Ito po, dalawang kutsarang raisins o yung pasas. Na hindi ko favorite. Hindi gusto ni Otep. May tubig po tayo dito na 1 cup or emergency lang pag konti yung sabaw niya, yung katas niya. 250 grams. Ayan po na tomato sauce. Tapos po 250 grams din na crushed pineapple drained. Drained po yan. Asin po at paminta bilang pantimpla. Tapos po ang ating mantika, dalawang kutsara. Excuse me po. Tapos po ang siling bell pepper na red. Isang piraso lang po yon. Tapos po yan ay cheese. Ako pong nag-lay. 1 cup. O, ayan, si Ote pang nagadgad niyan. Okay, ano pa ba ang ating hotdog? 3 pirasong jumbo hotdog na hiniwa ng maninipis. Ayan ang ating sweet pickle relish. Ayan, 2 kutsara. Tapos po ang isang malaking carrots na tinadtad din. Hiniwa-hiwa ng maliliit. Isang peraso yan. Tapos po sa ating pang garnish o yung gagamitin natin ay iyong butter. Yung medyo lusaw na butter. Panglagay lang po natin yan sa ating pan. Ito po ay ang wow! Star carrots shape. Na star shape. Pang design lang po yan. Social. Ayan naman ay flower shape. Tapos po yung 2 pirasong itlog na hiniwa sa gitna. Tapos po yung hiniwa-hiwa rin ng mga bell pepper. Tapos meron pa po tayong pineapple. Tingnan lang po natin kung magagamit pa natin, ha? Pero kung hindi, kakainin na lang yan ni Otep. Yeah. Okay. Tingnan po ninyong mabuti itong aking bawang, itong aking sibuyas, itong aking bell pepper, tapos yung isang malaking carrots. Tingnan nyo naman niyan. Oh, magkakasing laki ang hiwa. Bakit kaya? Aba, syempre, meron akong ginagamit na chopper. Oh, eto. Siyempre pa, green din ang color. Ayan. Hinahatak-hatak lang yan. Tapos may talim yan sa loob. Teka, papakita ko sa inyo. Ayun. Oh, may talim yan. Oh, ha? Ayan. Minsan si Otep yung taga-hatak. O, oh, diba, nak? Ayan. Salamat, Shopee! Shopee! Kasi binili ko yan sa Shopee. Ayan. Gagamit din tayo ng
dahon ng saging na korteng lanera. Siyempre, ilalagay natin yan sa lanera. Tapos, meron din tayong aluminum foil na pantakip sa lanera. Okay, yun lang po ang ating mga ingredients. Simulan na po natin ang ating pagluluto. Una po nating gawin ay iprito po muna natin yung ating hotdog. Ayan, mainit na ang ating kasirolang kawali, ang kawaling kasirola. Ilagay po natin ang ating mantika. Ayan po. Painitin lang po natin ng konti. Pero mainit naman na itong ating kawali. Na mukhang kasirola. Favorite ni Otep tong hotdog eh. Baka mamaya papakin niya to. Not true. Not true. Ayan o. Sarap. Sarap ng itsura. Maganda kasing matutunan natin guys tong everlasting. Pwede rin talaga siyang panghanda kasi malapit na yung Christmas, tapos yung New Year, 'di ba? Masarap siya. Masarap siya talagang panghanda. Pwede siyang panghanda. Pwede kang gumawa ng maramihan. Pwede mo rin siyang ipanregalo. Pwede mong gawin 'yan tapos ipanregalo mo. Medyo marami nga lang ingredients, pero hindi naman ganun kamahal yung mga ingredients niya. Basic lang naman. Basic talaga. I mean, ano lang naman, yung ano lang naman sila, medyo common. Kasi masasanay na tayo ngayon sa salitang basic. Medyo common lang naman, hindi naman mahirap hanapin yung mga ingredients. So, hindi naman mamahalin. Ayan. Oh. Ayan, medyo tumatalsik-talsik. At si Otep ay napapakislot dahil natatalsikan siya. At the same time, medyo natatakam. Yan ang mahirap pag tumatabi sa pagluluto eh. Naaamoy niya yung bango. Eh, since favorite niya pa naman tong hotdog. Nako, natatakam talaga. Medyo lutuin natin ng konti. Ayan. Ayan guys. Ang next nating gagawin ay syempre, ayan. Igisa yung ating bawang, sibuyas at yung ating karne ng baboy. Ayan. Nagisa na siya kanina. Tapos, sobrang nagkukulitan kami ni Otep kasi, ano, pinapapak niya kasi yung hotdog. Sarap eh. Pinapapak niya yung hotdog. Ayun. Iginisa ko na siya. Daldal kami ng daldal. Yun pala, hindi pala naka-on yung video. Ayan. Okay na yan. Iginisa lang naman namin yung bawang, sibuyas. Tapos doon ko na siya iginisa doon sa pinagprituhan ng hotdog. Ayan. Kalat-kalat lang natin yung mga karne para naman lumambot ng kaunti or yung mawala lang yung pinkish niya na yan, yung mga pink-pink niya na yan. Yan. Parang masangkot siya. Ayan. Okay, na-shortcut. Dahil may kasamang makulit. Takpan muna natin sandali. Silipin po natin kung ano na ang nangyayari sa ating iginisang bawang sibuyas karne. Ayan! Medyo kumatas na yung ating karne. Medyo ano kasi yon, medyo inilagay ko siya sa ref. Kasi kaninang umaga ko pa siya pinamalengke. Nakalagay siya sa ref. Ayun, medyo frozen yung ilalim. Kaya siguro, ilagay na natin ang ating, ano yan anak? Carrots! Carrots! Ayan! Siguro hindi na natin kakailanganin ng tubig kasi mukha siyang maraming tubig. Ayan. Idagdag na rin natin ang... Ano yan? Bell pepper. Bell pepper yon. Tapos ang favorite ni Otep bago maubos. Hotdog! Ilagay na po natin bago maubos. Baka wala nang mailagay sa everlasting. Sa everchan na ni Otep mapunta. Ayan.
ihalo na rin po natin yung ating tomato sauce. Para talagang lumasa yung ating karne, saka yung lahat, yung iba pang ingredients na inilagay natin. Ayan. Ang bango na. Oh, bango. Masasarap talaga sa pagluluto. Talagang grabe yung amoy, nakakatakam. Haluin natin para ma-mix yung tomato sauce natin. Ayan, meron nga siyang sabaw na. Parang medyo madami yung sabaw. Mamaya, kailangan natin niyang patuyuin. Ayan, pero matutuyo naman yan kasi palalambutin pa natin tong karne. Saka yung gulay, syempre. Ang bango! Bango-bango! Napapakanta si Otep sa amoy. Napapa... Ayan. Haluin natin ng haluin. At lagyan natin ng timpla. Asin. At paminta. Lagyan na rin natin ng paminta. Yan. Pampalasa. Yeah, maganda yung nakikita rin ni Otep kung paano iluto yung mga kinakain niya eh. Para mas lalo niya pang ma-appreciate. Na ano pala, marami palang proseso yung pinagdadaanan ng gusto niyang pagkain. Ayan. Okay, mix na. Ayan, syempre, takpan ulit natin ito. Tingnan natin kung ano nang nangyayari, kung ano nang ganap sa ating niluluto. Ayan! Medyo na-absorb na ng meat, ng hotdog, yung ating tomato sauce. Tingnan nyo naman. Tingnan mo anak yung color. Wow! Ano. Tambango-bango. Super. Idagdag na natin yung mga ano, yung mga soft na ingredients natin. Ilagay na natin. Kasi malapit na siyang maluto. Aha, wait lang. Itong ating sweet pickle relish. Ang sarap na to. Lagyan nyo ng mayonnaise. Sarap. Wow ha. Palaman sa tinapay. Tapos yung favorite ni Otep, na pasas or not. Raisins. Not. Ibubukod niya na naman yan mamaya. Tapos yung ating pineapple. Na crush. Crush pineapple. Ayan. Lalong bumango. At syempre pa, ito talagang tunay na favorite ni Otep. Cheese. Ayan, cheesy. Ang bango. Oh, ang bango talaga. Di ba? Appreciate mo ngayon ang mga amoy ng pagkain. Maganda yan pag nakaharap ka sa pagluluto eh. Ayan. Ayan. I-mix natin para kumalat yung ating mga bagong lagay na ingredients, lalo na yung pineapple. Kasi talagang ang sarap niyan. Magiging ano yan eh, malalasahan talaga natin dyan yung pineapple. Kahit drained yan at saka medyo piniga ko nga yun ng kaunti eh, para talagang mawala yung katas niya. Kasi magtutubig yan eh, yung pineapple, kapag hindi mo piniga ng kaon ng bahagya. Konting kapas lang yung tinira ko sa kanya. Para syempre, meron namang konting pineapple juice. Excuse me po. Nasamid lang po. Ayan. Pero talagang grabe yung bango. Sobrang bango. Ayan. Ready na po ito. Palalamigin lang natin.
ready na. Ready na, anak. Yay! Siyempre pa, papapak na si Otep na to kahit hindi pa siya everlasting kasi talagang masarap na to. Konti na lang, tapos palamigin na natin. Ibit muna natin yung itlog. Ayan. Ibit natin ng maigi. Okay. Ayan. Ibit natin bago natin ilagay doon sa ano. Pinalamig na kasi natin yung ating nilutong Everlasting. Yung meat. Saka yung halo-halong ingredients. Ito na lang yung kulang. Kailangan kasi malamig bago natin ilagay yung egg. Bakit? Kasi baka maluto siya. Baka maluto na agad yung egg. Alam nyo naman, syempre. Ayan, ilagay na natin. Wow. Ilagay na natin siya dito. Wait lang. Ayan. Sarap tingnan. Sarap daw tingnan. Masarap talagang tingnan. Mahaba lang yung proseso ng paggawa ng everlasting. Pero talagang sulit. Sulit dahil sulit sarap. Ang ano, ang pagod dito. Kasi ang sarap talaga. Ano ka to? No, ayan, 'di ba? Sulit 'yan, no. Yung itsura pa lang eh. Yung itsura. Sobrang ano na. Dagdagan pa natin ng konti. Tansyahin lang natin guys ha, kung hindi naman natin, subukan natin mamaya kung okay na to. Kung hindi naman natin kailangang ilagay lahat yung egg, eh wag nating ibuhos lahat kasi hindi komo 6 yung binati natin. Kasi yun lang yung tansya ko nung una, ayan. Eh yun din ang ilalagay natin lahat. Pero kung nakita nyo naman na medyo, ayan oh, medyo anong ano na, basang-basa na. Malambot na yung itsura niya at lahat naman ay na-mix na siya with egg. Pwede nating itira yung kaunti. So siguro ano lang, 5 eggs, okay na. 4 to 5 eggs sa isang kilo. Ayan, okay na to, ready na to. Ilagay na natin sa llanera. Ayusin na natin ang ating llanera. Lagyan natin ng butter na hindi pa masyadong lusaw. Pero okay lang. Carry lang yan. Lagyan natin ng dahon ng saging. Lagyan din natin ng butter para hindi dumikit. Madali siyang tanggalin. Kapag luto na ang ating everlasting. Ayan. Apat na llanera lang yung ating gagawin dahil ito lang yung kasya sa ating steamer. Apat na medium size ng llanera. Ayan. Madami talaga siyang proseso, ano? Medyo matrabaho. Pero minsan yung pagkain, kung alin yung mga mahihirap talaga siyang gawin, yun yung mas masarap kainin. Kasi pinaghirapan. Ayan. Okay, lagyan naman natin ng design. Siyempre pa, lagyan natin ng mata, yung carrots na korteng ano, flower, lagyan natin ng ilong at syempre pa ng bibig. Nawa ay pagbaliktad natin mamaya ay makita yan. Lagyan din natin ng konting buhok. Ayan, yung dalawa gawin nating mukha. Tapos yung dalawa naman ay ibang design naman yung ating gagawin. Yan, yan yung silbi ng mga pang design. Hindi kasha yung pineapple. Kaya wag na natin siyang gamitin. Kainin na lang ni Otep. Ayan, gawin na, naman nating parol tong dalawang llanera. Lagyan natin ng parol.
Yun. Ayan. Nawa. Eh, makita yung design. Pagkaluto. Ayan, lagyan natin ng star. Kasi syempre parang pampaskong pampasko. Ayan. Ayan. Okay. Ilagay na natin yung ating ano, meat. Ayan, dahan-dahan lang para hindi masira yung ating design. Syempre pa. Woohoo! Woohoo! Yan! Ang ganda! Ito namang mukha. Oops! Yan! Ikalat natin ng maigi, punuin natin ng siksikin yan. Kasi sayang naman yung space ng ating llanera. Punuin natin. Apat na llanera yung mabubuo. Tapos yung matitira, ibabalot ko na lang siya sa aluminum foil din. Para magbuka siyang para siyang ano, imbutido. Okay naman yun eh, pwede naman yun. Okay. Ayan, okay na. Eto na, ibalot na natin sa aluminum foil. Kailangan sealed na sealed. Ayan. Selyadong selyado. Oop. Ayan. Ganyan lang. Gawin din natin doon sa tatlo. Okay? Ayan. Taraan! Ito yung pineapple. Hindi na nalagay. Kainin na namin ni Otep. Okay. Ilagay na natin sa ating steamer. Ayan. Isalansa na natin. Tapos, isa lang. Ayan. Ayan oh. Kitang-kita yung fingerprints ko. Ayan. I-check na po natin. Hininaan ko lang yung apoy after 1 hour. Para kang nananalamin sa aking steamer. Ayan! Medyo kumalat-kalat yung katas nung ginawa kong parang imbutido. Ayan oh. Ayan. Ayan, kasi sayang naman yan eh. Isasabay, pwede naman siyang isabay. Papakita ko sa inyo mamaya, bubuklatin natin. Ayan, okay na to. Luto na to. Hanguin natin, tapos palamigin lang natin. Pero tingnan muna natin. Buksan natin yung binalot ko lang sa aluminum foil. Ayan, hinango ko na. Masyado pang mainit. Maya na natin buksan. Pero ito, binuksan ko na. O, ayan. Musok-usok pa. Pero napaka, ano, fine nung texture niya, oh. Ang ganda ng pagkakaluto kahit nung parang imbutido siya, yung imbutido. Ayan, oh. Imbutido na nga to. Ayan, ang sarap. Inikman ko na siya. Eto, palamigin lang muna natin. Tapos, patitikimin na natin si Otep, syempre. Ayan, ang ganda-ganda ng pagkakaluto. Grabe, tingnan nyo guys, oh. Ayan, oh. Kitang-kita naman yung itsura. Lutong-luto. Lutong-luto. Talagang effective yung ano, yung egg bilang binder. Wow! Ayan! Okay na okay. Pero ibaliktad natin. Tingnan natin yung design natin kung ano nang nangyari. Okay, check natin. Ayan. Check natin. Daran, 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 daran. Mainit. Daran, 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 daran. Ah! Hindi nakita yung parol. Aw.
balik ta rin natin. Hindi na mawawaan. Pero at least ha, kita pa rin yung ano, yung mga stars. Ayun o, oh, oh, diba? Kita pa rin yung stars. Kahit paano, tingnan naman natin tong mukha. Yung mukha to eh, tinandaan ko yun eh. Yeah! Oh, nagmukhang ano? Ano yan? Clown? Check natin yung isa. Etong isa, tingnan natin. Ayun, hindi rin siya masyadong nakita. Pero okay naman, at least maganda yung pagkakaluto, saka colorful. Ayan, ayan yung isa, hindi ko na binaliktad. Pero ayan sila. Okay guys, patikim na natin kay Otep. Alright, nandito naman tayo sa Tikiman Time with Otep Bulili. Titikman niya ang ating everlasting. Okay? Dinurog na niya. Ano? Sarap naman po siya. Sarap naman. Anong lasa? Anong kalasa? Anong kalasa? Wala. Walang kalasa? Kakaiba talaga yung lasa? Yes. And that's what makes it sarap. Okay. Thank you. Ooh. Iinig mo na habang i-invite sila to subscribe. Sarap. Sarap? Okay! Natapos na at naubos. Don't forget to like, subscribe, and hit the bell to be notified of our future videos. Okay, bye! Sa sunod ulit namin na recipe.